tatanging tema ng mga pagbasa ngayong linggo ay ang pagpapakumbaba. Sa unang pagbasa, pinayuhan ni Propeta Zephaniah ang mga tao na hanapin ang Panginoon, hanapin ang katarungan at hanapin ang pagpapakumbaba. Ang aklat ng mga awit ay nagbibigay ng pagbasa sa mga pagpapakumbaba na kayuko habang itinataas sila ng Panginoon. Ang tema ng pagpapakumbaba ay nagpapatuloy sa Ebanghelyo. Sa sermon sa bundok, itinuturo ni Jesus ang mga pagpapala. Lahat silang walo ay umiikot sa pagpapakumbaba. Kaya, ano nga ba ang pagpapakumbaba? Ito ay kabaligtaran ng pagmamataas at mapagmataas. Ang pagpapakumbaba ay ang pagkikilala kung gaano kadakila ang Diyos. Itinuturing tayong mapagkumbaba kapag inuugnay natin ang ating mga tagumpay sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Sa pang-araw-araw na buhay, tayo ay itinuturing na mapagkumbaba kapag nagbabahagi tayo ng pagkakakilanlan at mga papuri para sa ating trabaho kasama ang mga nakapaligid sa atin tulad ng ating pamilya at kasamahan. Kaya ano ang dahilan kung bakit kailangan nating maging mapagkumbaba? Sinasabi sa Kawikaan na ang mapagkumbaba ay ang pagkikilala sa Panginoon. Nauunawaan ito bilang may paghanga sa Diyos sa kanyang kadakilaan, ginagalang, sinasamba at minamahalang Diyos. Ang pagkakakilala sa kaluwalhatian ng Diyos, nananatili tayong mapagkumbaba. Sa makatwid, sa tuwing nakatanggap tayo ng papuri sa isang mahusay na nagawa, ang angkop na mapagkumbaba na tugon ay magpuri sa Panginoon. Salamat sa Diyos at lahat ng papuri ay sa Diyos. Pagninilay. Sinisikap ba nating maging mapagkumbaba bilang mga Kristiyano? Gaano kadalas natin inuugnay ang ating tagumpay sa pamamagitan at kaluwalhatian ng Diyos? O inaangkin ba natin ang kaluwalhatian para lamang sa ating sarili? Kinikilala ba natin ang Diyos? Hanga ba tayo sa Kanya? Iginagalang ba natin, sinasamba at minamahal Siya? Manalangin tayo. Kahangahangang Diyos, kami ay lumalapit sa iyo ng buong kababaang loob sapagkat mapalad ang maamo. Pagpalain mo kami ng banal na takot sa iyo, O Diyos. Naway, lagi naming ipatungkol ang aming tagumpay sa iyo. Lahat ng papuri ay sa iyo, O Diyos. Amen.